Rise and shine, Pilipinas! Ngayong Lenten Week, isang healthy dish ang ituturo ko po sa inyong umaga. At sigurado kung mapapadami kayo ng kain, lalo na sa mga seafood lovers dyan. Ito po ang ginataang kalabasa with hipon. Heto po ang mga sangkap na ating kakailanganin. Okay, una natin gagawin ay magigisa po tayo ng ating bawang at ng sibuyas. Ihalo na natin ang hipon. Pag nag-light orange na to, isa-set aside natin yung hipon. Okay, again, so hinalo na natin yung hipon. Okay, ngayon naman iset aside na natin ang ating shrimp. Ayan, kita nyo, light orange lang. Kasi mamaya ibabalik pa po natin to. Lagay na natin ang ating kalabasa. Pwede na natin ilagay ang tanglad. And then after nito, ilalagay na natin yung pangalawang gata. Ngayon naman, tatakpan natin. And we'll just let it simmer for about 2 to 5 minutes. Okay, luto na ang kalabasa. This time, pwede nang ilagay itong sitaw. To make it more special, lagyan natin ng sigarilyas. Okay, lagay na natin yung kakanggata. So, ngayon, ito na, nilagay na natin yung ating kakanggata. Hintay lang po natin mag-simmer, pero hindi na po natin tatakpan para po hindi magbubuo ang gata. Fish sauce or patis, salt. Okay, dapat po alalay sa asin dahil nilagyan na po natin ng patis. And black pepper. Now, let's just wait for it to simmer. Ito na, pwede na natin ilagay ang ating shrimp. Ibabalik na po natin ang ating shrimp on top. Tapos, ito rin po, meron akong prinitong talong. Lagyan natin siya sa gilid para maganda naman yung ano, itsura niya. Diba? Maganda yung color niya dito siya sa gilid. Oh, hindi pa yan. Siyempre, gusto natin magdagdag ng aroma sa ating dish. Lagay na natin itong ating siling haba na sinugatan ko na. And ito na po ang ating ginataang kalabasa with shrimp. Hindi po ba napakaganda? Alam niyo po ba na hindi lang masarap, kundi masustansya din po ang ating niluto this morning dahil mayaman po sa vitamin A ang kalabasa na pampalino ng ating mga mata. Ang hipo naman po ay pampatibay ng buto at ipin. Ang sitaw naman ay nagtataglay ng calcium. Mayaman din po sa vitamin B at vitamin C ang sigarilyas. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subukan nyo na po ito sa ating mga tahanan. But for now, it's my favorite time. It's tikiman time. Naku, tikman na natin yan. Maglagay tayo ng sigarilyas, ng hipon. Of course, hindi pwedeng mawala yung ating sitaw at kalabasa. Tikman natin itong ating hipon. Naku. Talagang mapapadami ka ng kain at kanin dahil sa ating nilutong dish this morning. Naku, napakasarap at again, masustansya and perfect dish this Lenten season. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na po ito sa inyong mga tahanan. Ito po ulit si Carla Paderna at samahan nyo po ulit ako dito lang sa Sarap Pinoy!